It's time for DJ Rocky's Secret Files. Hinuli ng pulis ang tatay ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jill. Ito ang secret file ng buhay ko. Isang mabuting ama ang tatay ko. Ginagawa niya ang lahat para sa amin. Pero dumating yung kalbaryo sa buhay ko. Akala ko, ako na ang may pinakamaswerteng pamilya. Tandang-tanda ko pa nung high school ako. Pagka-uwi ko, narinig ko ang tatay at nanay ko na nag-aaway. Iyak ng iyak ang nanay ko. Bakit? Kasi sinasaktan siya ng tatay ko. Oo. Sinasaktan ng tatay ko ang nanay ko. At yun yung isa sa mga bagay na ikinagagalit ko sa tatay ko. Gusto kong itakas sa kanya ang nanay ko noong mga gabing yun. Natatakot ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Iyak lang ako ng iyak. Tumakbo ako sa nanay ko para hindi na siya saktan ng tatay ko. Pero wala akong magawa. Hanggang sa ilang segundo pa, kumuha ng kutsilyo ang tatay ko. Sobrang gulo ng isip ko nun. Ano nang gagawin ko? Anong gagawin ko para maitakas ang nanay ko? Tatakbo ba ako? Tatawag ng kapitbahay? O tatawag na lang ba ako ng pulis? Hindi ko alam. Gulong-gulo ako nung mga panahong yun. Ang tanging nagawa ko lang ay yakapin ang tatay ko. At habang yakap-yakap ko ang tatay ko, nagmamakaawa ko. Papa, please po. Tama na po. Ayoko na po na mag-away kayo ni na mama. At napansin ko na nakikinig sa akin ang tatay ko. Alam ko na kaya ko siyang pigilan kasi mahal niya ako. At napigilan ko nga siya. Fast forward, fiesta sa probinsya ng tatay ko. Nagplano kami na bababa kami sa probinsya para makipiesta kaming dalawa lang ng tatay ko. The day na bababa na kami, kauuwi niya lang. So I assume na aalis na kami. Pero ang sabi ni tatay, may pupuntahan daw siya. Ang sabi ko, okay po. Mag-aantay po ako. Ilang oras na ang nakalipas pero hindi pa rin umuwi si tatay. Alas 4 na ng hapon, wala pa rin siya. Alas 8 na ng gabi, wala pa ring kumakatok sa pinto. Hanggang sa may biglang tumawag sa nanay ko. Ilang segundo pa ay umiiyak na ang nanay ko. Tinanong ko siya, Nay, bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Gumawa sa kakaiyak ang nanay ko. Niyakap niya ako bigla at ibinulong sa akin. Hinuli ng pulis ang tatay mo. Naiyak ako pagkasabi noon ng nanay ko. Ang daming katanungan sa isip ko. Bakit naman nila gagawin yun? Bakit? Anong kasalanan ng tatay ko? At ang sabi ng nanay ko, na ang tatay ko daw ay isang adik.
gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang tatay ko. At doon ko na naipagkonekta ang lahat ng bagay. Kaya pala minsan, hindi ko maintindihan ang mood ng tatay ko. Minsan okay siya, minsan hindi. Minsan hindi siya natutulog. The same night na nahuli ko ang tatay ko, yun na pala yun. Naipalabas siya sa isang balita. Gumuho ang mundo ko noong mga panahon na yun. Ang sakit-sakit sa puso. Parang sumabog, parang nadurog, parang nawasak ang puso ko. Kinabukasan, agad naming pinuntahan ang tatay ko. Iyak lang ako ng iyak, buong magdamag. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hanggang sa, ayun na. Kitang-kita ko ang mga rehas na namamagitan sa amin ang pinakamamahal kong tatay. Hindi ko alam kung paano ko kakausapin ang tatay ko. Basta ang alam ko, mahal na mahal ko siya. Fast forward. Ilang taon na ang nakakalipas. Linggo-linggo kong dinadalaw ang tatay ko nun. Mahal ko siya kahit ganun ang nangyari. Kada alis ako ng selda, hindi ko napipigilang umiyak. Hiring na sa korte ng tatay ko, babasahan na ang tatay ko. Hindi ko alam kung ano yung tawag pero sabi nila, dito malalaman sa hearing na ito kung makakalaya na yung tatay ko. Binanggit ang pangalan ng tatay ko. Akala ko makakalaya na siya. Pero dumagundong sa akin ang mga katagang, guilty and sentenced to a lifetime imprisonment and a fine of 5 million pesos. Akala ko may pag-asa na ako ulit makasama ang tatay ko. Gumuho ang mundo ko. Muli na namang nawasak, nadurog, sumabog ang puso ko. Akala ko makakasama ko na ng malaya ang tatay ko. Pero akala ko lang pala. Fast forward. Makalipas ang ilang taon, ililipat na ng Muntinlupa ang tatay ko. Hindi ko daw pwedeng malaman kung kailan at kailan siya dadalhin doon. Hindi ko na alam kung paano yung buhay namin. Napakasakit sa akin na ilalayo ang tatay ko sa akin. Hanggang sa tuluyan na ngang nailayo ang tatay ko sa akin. Ilang taon ko na siyang hindi nakikita at nakakausap. Hindi ko alam kung kumakain pa ba siya. Hindi ko alam kung sino yung nag-aalaga sa kanya pag may sakit siya. Hindi ko alam kung paano ako babawi sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya na mahal ko siya. Hindi ko rin alam kung paano ko masasabi na may nag-aantay pa rin sa kanya dito sa labas. Gustong-gusto ko siyang mayakap ng mahigpit para malaman niya na hindi pa huli ang lahat para magbago siya. Hindi pa huli ang lahat para makapagsimula uli siya. Tumatanda na yung tatay ko. Hindi na niya kayang mabuhay doon mag-isa. At alam ko, puro sakit at hirap na nararanasan niya sa loob. Sana mabigyan naman siya ng pagkakataon na magbago at ma-enjoy ang buhay na natitira para sa kanya. Nagdebut ako nang wala siya. Graduate ako nang wala siya. Inggit na inggit ako sa mga kabataan na may tatay, na may nag-aalaga sa kanila, yung merong pumoprotekta sa kanila. Kaya, para sa tatay ko, sana may radyo ka. At kung nakikinig ka man ngayon, gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Sana mag-iingat ka palagi. Lagi mong tatandaan tayo na hindi man tayo magkasama palagi. Matagal man tayong nagkawalay,
ay umaasa pa rin ako na sa tamang panahon, magkakasama tayo. Ingatan mo yung sarili mo, Tay. Kasi inaantay ka ng pinakamamahal mong anak. Huwag kang susuko, Tay. Magdasal ka lang palagi. Huwag mo kong kakalimutan. Huwag mong iisipin na wala nang nagmamahal sa'yo. Kasi andito pa rin ako umaasa na babalik ka. Na magkakasama pa rin tayo. Masakit man, mahirap man. Pero lalaban ako, Tay. Lalabanan ko lahat ng pagsubok sa buhay natin. At sana ganun ka din. Kasi sobra kitang mahal. Umaasa ako na babalik ka pa. Kahit walang kasiguraduhan. At matagal man tayong hindi nagkikita, araw-araw kitang pinagdarasal na sana maayos ang iyong lagay. At sana dumating yung araw na magkita at magkasama na tayo. Nangungulila ako sa'yo, Tay. Huwag ka sanang magkasakit, ha? Kasi wala ako dyan para alagaan ka. Tulad ng pag-aalaga mo sa mga panahong may sakit din ako. Tay, ngayong Father's Day, gusto lang kitang batiin ng Happy Father's Day. Miss na kita. At mahal na mahal kita. Muli, ako si Jill. At ito ang aking secret file.